Hi, Sagittarius. Welcome, welcome, and this is your reading. Be open-minded, hindi po halos lahat makaka-resonate. Piliin nyo na lamang, and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Tingnan natin ano. Give me the message for Sagittarius, please. Gusto nitong tumalsek. Meron ka ditong Taurus energy. Maybe meron kang person na Taurus. Give me the message for Sagittarius. Meron ditong House of Nine. Give me the message for meron ka ditong personal Leo. Nafi-feel ko, no, na yung iba sa inyo, merong personal Leo and Taurus. Okay? Dito muna tayo. Or pwede rin sabihin na sa birth chart mo to. Si Taurus and Leo. Okay. Taurus energy, no? Sa Sagittarius, nafe-feel ko na meron kang Taurus energy na kung saan, ano, na nag-gets mo kung ano yung nararamdaman ng iyong kapwa, no? Kapag meron siyang mabigat na pakiramdam, nararamdam, malakas yung intuition mo, kumbaga, malakas yung kutob, malakas yung pakiramdam. Ito lang yung nafe-feel ko, no? Then dito, no, sa may House 9, nakikitaan ko rito, no, yung iba sa inyo nagkakaroon dito ng paglago by spiritual. Lumalago ka by spiritual na kung saan, no, nagkakaroon dito ng development, nagkakaroon dito ng pangunawa, or sabihin natin, sinusunod mo na yung inner voice na nag-uudyok sa'yo, kung ano man yung mga tamang gawin, kung ano man yung gusto mong tahakin. Nagkakaroon ka dito ng, ano, ng malakas na faith, pananampalataya. Ito lang yung nafe-feel ko, no, hindi halos lahat. Kasi kung makikita mo dito, marami ditong ibon. So, ibig sabihin, sinusunod mo na yung inner voice. Sinusunod mo na yung intuition mo. Sinusunod mo na yung pakaramdam mo. Ayun, ito lang yung nararamdaman ko, okay? Then, meron ditong Leo, Leo energy. Na kung sana, no, meron kang lakas ng isang leon, Leo. Nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na confident ka, meron kang self-confidence sa iyong sarili. Nakikita ko dito na ikaw pag kumikilos ka or kapag gumagawa ka ng mga plano or kung gumagawa ka ng mga project, ano, ikaw ay merong ano, creative. Nagbibigay ka ng ano, ng creativity or idea sa mga ka-member mo or sa mga ka-group mo. Workmate mo, mga ganun ba. Then nafe-feel ko rin dito, no, na kapag ikaw ay nagmamahal, malalim ka magmali at tapat ka. Kaya lang, madalas sa inyong Sagittarius na kung gaano ka nagiging tapat, ang nakukuha mong kapartner dito ay hindi katulad mong kasing tapat mo. Ganon. Ganon lang yung vibes nito. Kaya na feel ko. Ah. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Then, nakikita ko rin dito, no, na malawak yung iyong pangunawa. Ayun. Yun lang yung nararamdaman ko. Malawak yung pangunawa mo. Madali kang, ano, mapaliwanagan. Hindi ka nagiging matigas ang ulo. Sumusunod ka kapag pinapayuhan ka ng isang tao na alam mo makakabuti itong payo para sa'yo. Ganon. Ganon lang yung energy. Kasi malakas dito yung, ano mo, eh, sense. Give me the message for Sagittarius, please. Meron ka ditong trust. Lumabas dito yung Taurus energy. Meron kang Taurus energy, no, na kung sana, no, may lakas ka ng katulad ng isang Taurus na meron kang katatagan, meron kang pagiging tapat, or natitiwala ka sa process. Ganon. Ganon yung energy kasi lumabas itong trust. Then, nafe-feel ko dito sa trust, ano, tinatanggap mo yung mga bagay-bagay na pinapayo sa'yo. Then, nafe-feel ko din dito na sinusunod mo yung inner voice mo, yung intuition mo, na kung saan i-guide ka nito para mapabuti ka. Ganon. Or pwede rin sabihin, sinasabi dito na sundin mo yung inner voice mo. Kasi once na meron ditong something na babala, merong sasagi sa isipan mo na huwag tumuloy sa isang lugar kung alam mo naman or hindi mo alam yung kahihinat nandun. Madalas, meron kang inner voice
na nararamdaman. Sundin mo yun, ano, kasi madalas yung inner voice na yun, yun yung nag-guide sa'yo para mapabuti ka, para mapunta ka sa tamang daan, in the right path, ano. Tuloy na feel ko, meron ditong friendship. Nauunawaan mo ang kahulugan ng kaibigan or yung mga yung sa paligid mo, no, na kung sana ito'y nagiging parte ng iyong buhay. At itong mga kaibigan na ito na dumarating sa'yo, mapabuti or mapasama, may mga dahilan ito kung bakit ito nakakahimasok sa buhay mo. Dahil meron ditong paglago or kung paano ka din dito mas lumakas yung kalooban. Ganun. Kasi, di ba, meron mga kaibigan na tapat, meron din mga traitor, ano. Pero ganun pa man, ano, pinakikita sa'yo dito kung sino yung magiging totoong kaibigan para sa'yo. Mararamdaman mo yan, okay? Tingnan pa natin. Give me the message for, ayan, lumbas. Meron ditong change. So, nafe-feel ko dito na may malaking pagbabago na naghihintay sa'yo. Na kung sana, no, meron ditong paglago. Yung sinabi ko kanina, may paglago. Dumarating man sa'yo yung mga tao sa buhay mo dahil may mga dahilan ito. Hindi para pasakitan ka, kundi para matuto ka din na pangalagaan mo yung sarili mo. Magkaroon ng limitasyon, ganun. Then, nafe-feel ko din dito na meron ditong paglago or may pagbabago na nagaganap sa buhay mo. Ayun, ito lang nakikita ko dito. Tingnan pa natin. Nakikita ko rin dito na marami kang kaibigan na mabubuti sa panahon ngayon, ano. At nasisense mo din kung sino yung hindi totoong kaibigan para sa'yo. Sundin mo yung inner voice mo. Give me the message for Sagittarius. Tumalsik to. Meron ditong dark moon. Sinasabi dito, ano, pause and rest, you deserve it. Kumbaga sa pause and rest, kapag hindi mo na kung halimbawa, ano, kapag nahihirapan ka na sa sitwasyon mo or kung saan ka man ngayon, magpahinga ka. Tumigil ka. Then, i-relax mo yung sarili mo, no? Kasi deserve mo yung makuha or mapabuti ka sa isang lugar or mapabuti ka sa mga bagay-bagay. Kung nasaan ka man ngayon, or deserve mo yung maging masaya. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kailangan mo munang, ano, magpahinga. Huwag ka masyadong magpaka-stress, magpaka-depress, ano. Kapag nahihirapan ka na sa sitwasyon mo, tumigil ka. I-relax mo yung kaisipan mo, i-relax mo yung sarili mo, no? Then, bigyan mo ng panahon yung sarili mo, mag-chill-chill, dahil deserve mo din maging masaya. Okay? Give me more information for Sagittarius. Meron ka ditong familiar. So, dito sa familiar, no, sinasabi dito na makinig ka at matuto ka. Ganon. Learn, listen and learn. Kailangan mong makinig, kailangan mo ding matuto sa mga pinakikinggan mo, sa mga experience na nararanasan mo, no. Intindihin mong maigi. Kasi, yung mga pagsubok na pumapasok or pumupunta sa'yo, no, sa na hahantungan mo, no. Meron dyan mga lesson learned na kung saan meron diyan paglago. At makinig ka din sa mga payo ng mas nakakatanda sa'yo, kung alam mo naman tong payo nito ay para sa ikabubuti mo. Then, nafe-feel ko dito na nagiging familiar sa mga bagay-bagay or pwede rin sabihin sa mga nangyayari sa'yo. Tipong for example, ano, halimbawa, nabigo ka sa love life, may partner ka na narcissist. So, pinakawalan mo to. Dahil natutunan mo dito sa narcissist nito na hindi mo to deserve, di ba? So, ngayon, meron ka ulit panibagong magmamahal. Then, pasensya na sa tunog ng anak tricycle. May panibago kang magmamahal, ano? Di naging kayo. So, ngayon nangyari dito, ganun ulit, narcissist ulit. Nagiging familiar kasi na-experience mo na yun sa una. So ngayon, doon sa ikalawa, alisan mo ulit yun kasi ayaw mo ng ganun pakaramdam eh. Kasi
na-experience mo na yun sa una. Kaya nagiging familiar sa ganung pakaramdam. Kaya madali mo na itong tinatanggalan kasi sinusunod mo na yung ano mo eh, yung intuition mo eh. Okay? Ito na yung na-feel ko. Then, listen and learn. Okay? Matuto ka sa paunang pagkakamali mo para nang sa ganun, sa susunod na maranasan mo ito, maiiwasan mo na siya. Kasi alam mo na yung ganun eh. Familiar ka na sa mga ganun. Okay? Give me more information. Pasensya na kayo ha kung may naririnig kayong nagdidali. Okay, kasi may birthday yan dito sa kapitbahay. Meron ditong magic wands. Ayan. Focus your energy on one thing. Sinasabi dito no sa magic wands, mag-focus ka sa isang bagay na kung saan may paglago na naghihintay sa'yo. Or mag-focus ka sa goal mo, mag-focus ka sa iyong sarili, mag-focus ka kung ano man yung importante at gusto mong makamit sa buhay mo. Or sinasabi din dito no, na dun mo sayangin yung energy mo sa may magandang kahihinatnan para sa'yo kaysa sa mga bagay-bagay na walang maidudulot na maganda para sa'yo. Okay? Ito na yung mensahe. Tingnan pa natin dito kung ano pa yung message. Ayan, pasensya na sa mga tunog-tunog. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron ka dito na quest. Diba yung sinabi ko kanina, sinusubok? Meron ditong pagsubok. Kumbaga, no? Kung nahihirapan ka man sa mga sitwasyon or sa mga tinatahak mo, no? Dahil yan ay sinusubok ka ng panahon. Pero once nalampasan mo yung pagsubok na yan, ito yung naghihintay sa pag-aani. Okay? Kung ikaw man ay nasa posisyon na ganito, malalampasan mo to, yung mga problema na tinatahak mo. Meron ka dyan dalawang option kung alin yung pipiliin mo. Okay? Piliin mo ng maayos kung saan ka mapapabuti at kung saan yung tama para sa'yo. Then dito ano, sa vanity, meron ka mga kaibigan na sabihin natin na nagkakaroon dito ng... Ang vanity kasi yung parang tipo na ano eh, meron dito mga socialize kang kaibigan or meron dito mga tao na hindi totoo sa iyo. Kaya sinasabi dito ano na pag-ingatan mo, huwag ka masyadong katiwala, huwag mong ibigay yung 100% mo sa mga taong bago mo palang nakikilala. Okay, yung tipo na bago mo palang nakasalamuha, okay? Then, meron ka lang ditong babala na mag-ingat ka sa mga taong pagkukwentuhan mo ng mga nangyayari or kung ano yung buhay mo, ganun ba? Pinag-iingat ka lang dito. Ayun lang yung na-feel ko kasi meron ditong, kumbaga itong matandang lalaki, para siyang ano eh, nagbibigay babala sa mga to. Pero itong mga tao kasing ito, parang wala, party-party lamang, kumbaga... hindi nila pinagtutuunan ng pansin yung babala ng tao nito. Ito lang yung nafe-feel ko. Maybe more information. Meron ditong despondence. Then, meron ditong prayer. Manalangin ka, palagi kang magdasal, no, na palagi kang ingatan. Ilayo ka sa mga tao na hindi makakabuti para sa'yo. Kasi once na nananalangin ka, protektado ka, okay? Then dito no, sa despondence, meron ditong tao na naiinggit, nagagalit sa'yo dahil nakikitaan ka nito ng paglago. Kumbaga, no, umaani ka ng tagumpay sa panahon ngayon, masaya ka kung nasan ka man. Then nafe-feel ko dito na meron ditong travel, merong nasa ibang bansa. Then nakikitaan ko rito na meron ditong tao na naiinggit. Naiinggit sa mga tinatamasa mo. Kaya sinasabi dito, no, mag-ingat ka. Mag-ingat ka din sa mga tao or sa mga friends mo, no, dahil hindi halos lahat ng kaibigan ay totoo. So, pag-ingatan mo, sundin mo yung intuition mo, yung inner guidance mo. Then, magdasal. Magdasal palagi. Ayun lamang po. Ano? Hanggang dito na lamang po. No? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.